sa kabila ng paggawa ng maraming klase ng pambakuna at sobra na sa 5 milyong katao ang napabakunahan, patuloy pa rin ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Kaila sa marami na ang ating katawan ay may sariling natural na pangdepensa laban sa maraming karamdaman. Kung ganun, bakit hindi pa rin maiwasan ang patuloy na paghawa sa napakaraming tao na sa kasalukuyang buwan ng Setyembre taong 2021, mayroong mga 4.5 milyong katao na ang nawalay sa piling ng kanilang mga minamahal. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungan. Totoo ba? Ano ang pathogen? Ang halos 8 bilyong mamamayan ng daigdig ay nagising sa isang realidad na mukhang mas masahol pa sa isang nakakakilabot na bangungot, ang malawakang pandemya. Noong nakalipas na taon, ito ay pumuntirya sa mga nakakatanda lamang. Ngunit ngayon, nagdadamay na rin ng mga kabataan. Anong klaseng sakit ang gumulantang sa taong bayan? Kung pamilyar ka sa mga katagang medikal, marahil narinig mo na ang salitang pathogen. Naging bukang bibig na ito ng mga tagapagbalita kung ang ulat ay hinggil sa nakahahawang sakit. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang pathogen ay ang mga maliliit na bacteria o mga virus o mga parasite na pumapasok sa katawan natin at tumatake sa mga kalamnan na nagiging sanhi ng iba't ibang klase ng sakit. Ang lahat ng pathogens ay iba-iba ng uri. Ibig sabihin, ang pathogen na nagdudulot ng trangkaso ay kaiba sa pathogen na nagdudulot ng tigdas o sa pathogen na nagdudulot ng AIDS. Kaya naman iba-iba ang gamot na kinakailangan para malunasan ang iba't ibang sakit. Bukod sa magkakaiba ng uri, ang mga ito ay magkakaiba ng itsura. Kung titignan gamit ang microscope, masasaksihan ang mga hugis ay iba-iba. Kung pagmamasdan ang itsura ng COVID-19, ito ay may tila mga tornilyong hindi nakabaon. Dahil sa hugis nito, madali itong kumapit sa mga bagay at napakahirap tanggalin kung pupunasan lamang ng basahan. Dito pumapasok ang katagang antigen. Ano ang antigen? Ito ay ang bahagi ng katawan ng pathogen, katulad ng nasa COVID-19 na parang mga tornilyong nakausbong. Ang korte ng antigen ay importante dahil ito ang magiging basihan ng gamot pambakuna. Ngunit bago pa man dumating ang isa sa bakuna, ang katawan ng tao ay may sariling panlaban. Kapag nakapasok ang maliliit na pathogen sa katawan natin, natutunogan ito ng ating utak at tinatratong parang isang kalaban. At bilang pagtugon sa atake, bumubuo ang ating katawan ng tinatawag na antibody. Ano ang antibody? Sa kasalukuyan, ilang bansa ang nangunguna kung ang pag-uusapan ay ang mga pumanaw dahil sa pandemya. Batay sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa bansang Amerika, ngayong buwan na Setyembre sa Amerika, mayroon ng sobra sa 600,000 katao ang nasawi nang dahil sa nakahahawang sakit. Batay sa ulat ng Ministry of Health and Family Welfare sa bansang India, mayroong sobra sa 400,000 mga Indiano ang pumanaw. Sa bansang Russia, halos 200,000. Sa bansang Britanya, mayroong mga 130,000. Sa bansang Pilipinas, hindi ganong kalala ang nangyayari. Mayroong mga 34,000 Pilipino
ang nawalay sa piling ng kanilang mga minamahal sa buhay. Bagamat maliit na bilang ito kumpara sa maraming bansa, hindi nararapat na magpasawalang bahala ang mga mamamayan. Sa ngayon, ang sakit ay hindi pa rin tumitila kahit may natural tayong antibody. Ang sabi ng WHO, ang antibody ay ang mga maliliit na panlaban sa mga pathogens. Dahil sa iba-iba ang klase ng pathogens o bacteria o virus, kailangan iba-iba rin ang mga antibodies o panlaban. Ibig sabihin, ang panlaban ng katawan sa tigdas ay iba sa panlaban ng katawan sa bulutong o sa prangkaso. Ganun pa man, minsan mabilis magkaanak ang mga pathogens na sa sobrang dami ay hindi na ito matalo ng mga antibodies. Kaya kahit na may pangdepensa ang ating katawan, kailangan ng bakuna. Ang bakuna ay hindi pangkaraniwang gamot dahil ito ay tinatawag na preventative measure o upang maiwasan ang sakit. Kaiba sa gamot katulad ng biogesic o penicillin upang matalo ang sakit ay mga reactive measures na ginagamit kung meron ng sakit ang isa. Subalit ang bakuna ay upang maiwasan ang karamdaman. Mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na ang bakuna ay may lamang parte mismo ng virus. Binabakuna ito sa mga tao upang bago pa man dumating ang pathogens sa katawan ng isa, mayroon na itong nakahandang panlaban. Dahil sa antibody, hindi na makukuha ng virus na dumami at magdulot ng nakamamatay na sakit. Ano ang variants? Marami ang nagtatanong kung bakit daw yung iba ay nagkakasakit pa rin kahit na may bakuna na. Dahil ito sa tinatawag na variant. Ang variants ay ang mga nagbagong pathogen. Kung ang isa ay mapapasukan ng pathogen sa katawan, hindi naman ito biglang magkakasakit. Ang pathogens ay nagkakaanak muna o nagre-replicate at dumadami hanggang sa sobra na ito at hindi na mapigilan ng ating natural na panlaban. Lingid sa kaalaman ng marami, minsan ang mga anak ng pathogens ay hindi katulad ng magulang nito, kumbaga, nalahian na. Ito ang tinaguriang variant o pathogen na may ibang itsura. Isa lamang ito sa maraming dahilan kung bakit ang nabakunahan ay pwedeng magkasakit pa rin. Posible na ito ay nahawahan ng ibang variant. Kaya sa pandemya, mayroong Alpha, Delta, Lambda at iba pa. Ito ang mga bansag sa mga pathogens na nagbago ng itsura. Ang problema dito ay, ang bakunang tumalo sa isang pathogen ay walang epekto sa ibang variant. Kaya ang sagot ng World Health Organization sa tanong na kung ano ang epekto ng mga variant sa bakuna ay are expected to provide at least some protection against new virus variants. Kahit daw papaano, ang mga bakuna ay proteksyon sa bagong klase ng sakit. Depende sa iyong pagkakaunawa, ang kanilang sagot ay magandang balita o masamang pangitain. Mantsakin mo kung wala kang bakuna at nahawaan ka ng dalawang klase ng variants. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat mayroong sariling panlaban ng ating katawan sa mga sakit, minsan hindi ito sapat. Kaya ang payo ng World Health Organization ay ang bakuna. Ayon sa kanila, kahit papaano, meron kang proteksyon. Dahil ano ang silbi ng pag-iwas sa sakit kung huli na ang lahat? Tandaan, daig ng maagap, ang taong masipag. Masugpo kaya ang malawakang pandemya o maging masahol ito sa malapit na hinaharap? Malalim na katanungang kinakailangan bigyan ng makabuluhang kasagutan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Ang tanong, tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Totoo ba?